Magandang araw po mga kaibigan. Nandito po akong muli upang makipagkwentuhan na naman sa inyo ng mga maiinit at nakakapagpainit ng mga nanlalamig na relasyon at damdamin. Maraming pong salamat sa muling pagbabalik sa aking channel. Alam kong init na init ka nang makinig sa aking maiinit na kwento. Pero bago po natin puntahan ang maiinit nating pag-uusapan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, ay wala ka pong ibang gagawin kundi pakisubscribe ang channel ko, isabay mo na ang bell icon para lagi kang updated sa susunod ko pang pampainit at maiinit na kwento. Pakilike at pakishare na rin po sa iba. At kung maaari po ay konting pasensya sa mga patalastas ko, huwag mo po sanang i-skip. Maraming salamat po. At kung meron ka na maiinit na karanasan na nais mong ibahagi, ay maaari mo pong ipadala sa aking Road Love Romance Maiinit Hot na Hot Story. Umpisahan na po natin ang ating kwento hot. Siya nga pala, mga ka-Road Love. Ang layunin po ng programang ito ay hindi upang bastusin na nagpadala ng liham na ito, kundi upang magbigay aral at paalala sa ating lahat. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isang pangyayari noong panahong Bagyong Rolly na naganap kamakailan lamang at padalang liham ng isang magandang binibini na itago na lamang po natin sa pangalang Michelle. Dear mga ka-Road Love, ako po ay isang 25 taong gulang at itago na lamang po ninyo sa pangalang Michelle, isang Bicolana na kung tawagin ng marami ay Uragon. Magandang araw nga pala sa mga kababayan kong Bicolano at Bicolana. Ang akin pong kwento ay nangyari noong nakaraang Bagyong Rolly sa aking boyfriend na Rolly din ang pangalan. Kaya nga po, pinamagatan ko itong Bagyong Rolly ng first time akong binayo ni Rolly. Oo, binayo ako ni Rolly habang binabagyo kami ni Rolly. Isang linggo bago dumating ang bagyong nanalanta at sumira sa maraming ari-arian at kabahayan dito sa aming lugar sa Kabikulan. Kami ay nagkayayaan magkakaibigan na mag-camping or outing sa isa sa pinakamalaking magandang isla ng Catanduanes. At syempre, kasama na rin ang kanya-kanya naming partner o boyfriend. At syempre, ang kasama ko na partner ko ay ang boyfriend ko na si Rolly na talaga namang makalaglag panty raw, sabi ng aking mga kaibigan. Dahil sa sobrang guwapo at macho talaga niya, sabi nga ng mga kaibigan ko ay tamang-tama daw. At bagay na bagay kami dahil ako ay sexy at tisay din naman. Kaya nga siguro niligawan ako ni Rolly na kaagad ko naman sinagot. Siyempre, sayang diba? Baka maagaw pa ng iba. Ng mga panahon na yon ay 2 months pa lamang kami ni Rolly na mag-steady. Kaya tanging halik-halik lang muna ang aming ginagawa at nararanasan. At aaminin ko mga ka-Road Love, kapag hinahalikan ako ni Rolly ay talagang sarap na sarap ako, at lalo na kapag niyayakap niya ako ng mahigpit at ikinukulong sa kanyang malalaking muscle at machong katawan. Pero kahit na nawawala ako sa sarili kapag hinahalikan niya ako, ay hindi ko muna ibinibigay ang gusto niyang alam na ninyo kung ano ang bagay na iyon. Siyempre, walang iba ang bayuhin at wasakin ang pagkabirhin ko, dahil ang gusto ko bago naman namin gawin iyon na bagay na masarap na parang luto daw ng Diyos, sabi nila ay gusto ko munang magkakilala kami ng lubusan. At siyempre, ang pinapangarap kong kasal para sa pagkakaroon ng sariling pamilya.
Nang gabing iyon habang ako ay nagluluto ng aking kakanin para sa aking hapunan ay biglang nagring ang cellphone ko. Hay, sino ba tong tumatawag na to? Matingnan niya muna. At nakita ko na ang kaibigan ko palang si Rona. Bakit kaya? At agad kong sinagot ang cellphone. Hello Rona, bakit ka napatawag? Gabi na, ano bang problema? Hoy Michelle, nagkayayaan ng barkada na mag-outing daw tayo sa Catanduanes for 1 week at diretso hiking. O di ba ang saya? Hehehehe. Sabi ni Rona. Ano? Kailan naman? Sabi naman ni Michelle. At saka di ba nakakatakot sumakay sa barko? Baka lumubog. Sabi ko naman. Ikaw talaga ang killjoy-killjoy mo. Sa susunod na araw tayo alis at huwag kang mag-alala, hindi lulubog ang barko. Malaki yun, no? Tsaka 2 oras lang naman ang biyahe natin sa dagat. Sumama ka na, friend. Sige na, no? Sige, bahala na. Eh, teka, tayo-tayo lang ba? Wala na ba tayong ibang kasama? Hindi, meron. Partner by partner kaya tayo, no? Kaya dapat mong isama ang jawa mo para may partner ka rin. Ikaw din, baka maingit ka. Hehehehe. Okay, sige. Sasabihin ko kay Rolly. Nang bigla niya naamoy na nasusunog na pala ang niluluto na. Hoy Rona, sandali lang. Nasusunog na yung adobong niluluto ko. Sige, bye. At kakain na rin ako. Pagkatapos kong kumain ay agad kong tinawagan si Rolly at sinabi ko sa kanya ang plano ng barkada. Kring! Hello, Rolly? Hello, Michelle? Mahal, bakit ka napatawag? May problema ba? Siguro na-miss mo ko, no? Hehehehehe. Hehehe, ikaw talaga, mahal. Tinawagan ka lang, akala mo na-miss ka na agad. Hindi, kasi tumawag sa akin si Rona. Sabi niya, may outing raw ang tropa at partner by partner daw. Siyempre, sino ba ang dapat kung maging partner? Diba ikaw? Kaya isang tanong, isang sagot. Sasama ka ba? O maghahanap ako ng ibang partner? Hehehehehe. Pataray kong sinabi kay Rolly. Siyempre naman mahal, sasama ako, no? Teka nga pala, saan ba yan at kailan? At nang makapag-prepare naman ako. Sa susunod na araw daw, tsaka sa Catanduanes daw tayo pupunta, sabi ni Rona. Aba, okay yan. Maganda daw dyan sa lugar na yan, sa Catanduanes. Masarap, mag-hiking. Matagal ko nang gustong puntahan yung lugar na yan eh. Okay, okay ako dyan, mahal. Eh, ilang araw daw nga pala tayo doon? Anong araw? 1 linggo tayo doon. No? Kaya siguradong mag-e-enjoy tayo. Sige, sige, sige. Excited na ako para dyan. So, 1 week pala tayo doon. Dapat pala ako magdala ng marami-rami na damit. Sige, mahal. Salamat ha. Love you. Good night. Love you too. Mahal, good night din. Tulog na tayo. At pinatay ko na ang cellphone ko at natulog na rin ako. Kinabukasan ay maaga akong gumising at unti-unti nang nag-impake ng aking mga dadalhin na damit para sa aming pag-alis sa araw ng bukas. Siyempre, pag 1 linggo yung dadalhin kong damit, dapat. At siyempre, excited na ako talaga dahil mararating ko na ang sinasabi nilang magandang isla ng Catanduanes. At kahit takot ako sumakay ng barko ay binaliwala ko na lang ang mga iyon. Ang mahalaga ay makakapamasyal ako kasama ang mahal ko na si Rolly. Araw na ng linggo nang kami umalis patungo sa Catanduanes galing sa aming bayan sa Legazpi City. At doon na kami nagkita-kita sa pier ng Tabaco City. 6:00 ng umaga ako dumating doon at iilang pa lamang sila ang andoon at naghihintay sa mga kasama namin. Maya-maya ay tumunog ang phone ko. Kring! At nakita ko na si Rolly ang tumatawag, kaya pala. Kaya agad kong sinagot. Hello Rolly, asan ka na ba, banda? Andito na kami.
Hello mahal, nasasakyan na ako OTW. Malapit na rin dyan sa pier ng Tabaco. Sige mahal, bilisan mo. 6:45 aalis ang barko. Ingat ka ha, love you. Sige mahal, love you too. Mwah. At maya-maya nga ay nakita ko si Rolly na paparating na. Kaya agad ko siyang sinulubong at ako ay sinulubong niya rin, kasabay ang isang mainit na halik sa aking mapupulan labi. At maya-maya pa ay pumasok na kami lahat ng mga pasahero sa barko dahil nagbigay ng signal ang gwardiya at pati na ang Coast Guard. At isang malakas na boses ang aming narinig. All passengers, Mantok at Antuanes, ay maaari na po kayong pumasok sa barko at 6:45 ay aalis na po ang barko. Kaya kaming sampu ay agad na tumayo upang tumugon sa panawagang iyon. Magkahawak kami ni Rolly at naglalakad pakyat sa barko at nakita ko malakas ang alon habang papalapit kami sa dagat na kinalalagyan ng barkong aming sasakyan. Nakarandom na agad ako ng pagkalula, hindi pa man kami nakakasakay sa barko. At pagpasok namin sa barko ay gumigewang-gewang ito, bagay na mas lalong ikinatakot ko. Habang naglalakad kami ay muntik na akong biglang natumba. Buti na lang, nalalayan ako ni Rolly sa bewang, kaya di ako natuluyan na natumba. Oops! Muntik na akong natumba, salamat sa pag-alalay mahal. Wala yun mahal, gusto mo kargahin pa kita, pabiro niyang sabi, sabay tawa, hehehehehe. He, umayos ka dyan. Pataray naman na sagot ko. Maya-maya pa ay nakakita na kaming magkakasama sa itaas ng barko at aircon ang kinuha namin na room. Agad akong umupo sa kutsyo ng barkong iyon at muling nagsalita ang tinig ng isang lalaki na ang sabi, mga mahal naming pasahero, ang barko po ay paalis na 5 minuto mula ngayon. Pinapaalalahanan po namin na wala nang bababa at lalabas ng barko dahil baka maiwan kayo at di makasabay sa biyahe na ito. Marami pong salamat at sa pagsunod at pakikinig. At kasabay noon ay tumunog na ang busina ng barko. Isang hudyat na papaalis na ang barko. Napakalakas ng tunog na iyon at halos mabingi ako. At eksaktong alas 6:45 ay tumulak na ang barko paalis at humigay ako sa mga hita ni Rolly upang makatulog. Sayang, gusto ko sanang mag-sightseeing pero paano ako tatayo, nahihilo ako. Habang ako ay nakahiga sa hita ni Rolly ay panay ang himas naman niya sa aking noo patungo sa aking buhok. At sa kanyang ginagawa ay nakaramdam ako ng kakaibang init ng katawan at naramdaman ko rin na may parang bumukol na matigas sa harapan ni Rolly. Naku, ang manoy ni Rolly, nagwawala na ata. Malamig sa loob ng room na yon, kaya kumuha si Rolly ng kumot upang kumutan ako. Medyo malayo ang distansya ng kasama namin sa amin, kaya dahil sa parehas na kaming mainit ni Rolly noon at ramdam ko iyon sa kanya, kaya naganap ang isang pangyayari ng mga sandaling iyon. Nagulat na lamang ako nang biglang gumapang ang kamay ni Rolly sa aking dibdib at hinimas iyon sa ibabaw ng damit ko na suot. Dahil sa mainit na rin ako, ay hinayaan ko siya sa kanyang ginagawa dahil nasasarapan na rin ako. At maya-maya pa ay pinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng suot kong damit at dinukot niya ang nasa loob ng aking suot na bra at pinisil ang aking bundok. Medyo may kalakihan ang bundok ko na iyon pa naman. Hindi pa nakontento at pinisil pa ang pasa sa ibabaw nito. Halos mapaumul ako sa ginagawa ni Rolly na iyon. Pero pinigil ko ang sarili ko dahil baka marinig kami ng iba pang pasahero. Sa isip ko na lamang iniisip ang sarap na aking nararamdaman. Oh shit! Ano ba to? Ang sarap naman. Maya-maya pa ay gumapang ang kamay ni Rolly pababa at hinimas ang nasa ibabaw ng suot ko na noon ay nagkataong palda. Naku, naku, naku. Patay tayo nito pag tinuloy ni Rolly ito sa aking kuweba. Baka
mapaungol na ako nito talaga ng tuluyan. Habang iyon ay ginagawa ni Rolly ay nakapikit siya na parang natutulog lang din gaya ng ibang mga pasahero sa paligid namin. Maya-maya pa ay bumaba ang kamay ni Rolly sa bandang ibaba pa at ipinasok ang kamay sa loob ng aking palda at hinimas ang ibabaw ng suot kong underwear. Hindi ko na malaya na unti-unti na palang bumubuka ang aking mga hita dahil sa sobrang sarap. Kaya malaya nang napasok ang kanyang kamay sa pagitan ng aking mga hita at syempre pinasok niya ang daliri niya sa loob ng suot kong underwear at sinalat-salat niya ang mani ko. Oh shit, talaga ang sarap, nasabi ko sa aking sarili. At ang kasunod noon ay tuluyan na niyang ipinasok ang kanyang daliri sa loob ng aking kuweba na noon ay basang-basa na dahil sa sobrang sarap na nararamdaman ko. At di pa siya nakontento, inilabas-pasok pa niya ang kanyang daliri sa aking basang kuweba na talagang basang-basa na. Hindi ako makaumol ng sobrang sarap dahil baka marinig ng aming mga kalapit na mga pasahero ang umol ko. Patay tayo, nakakahiya naman. Maya-maya pa ay parang may kung anong mainit na sumirit sa loob ng kuweba ko at agad labi kong nasabi ng ah, sarap naman. Hirap pala ng ganitong sitwasyon, di mo mailabas ang gusto mong sabihin, nakakahiya kasi. Pero matagal na nanginig ang aking katawan sa sobrang sarap at parang nararamdaman ko na may lumalabas pa kahit wala na ang kamay ni Rolly sa aking kuweba. Pagkatapos ay nagpaalam na si Rolly na iihi daw siya sa loob-loob ko. Alam ko na ang gagawin niya, nangingiting sabi ko. Hehehehe. Ang ginawa namin ni Rolly ay hindi lamang ngayon nangyari. Ito ay nangyari na rin noon sa aking tinitirahan. Pero hanggang doon lamang yon. Hindi pa kami lumalagpas sa isang bagay na gusto niya dahil uulitin ko, gusto ko munang maikasal muna kami. Alam kong nabiting ka, Karud Love, pero inanyayahan kitang abangan ang ikalawang yugto ng kwentong ito na talagang papainit ng papainit. Abangan mo rin kung talaga bang mananatiling hindi mapapasok ni Rolly ang kuweba ni Michelle. Sino kaya ang magtatagumpay sa dalawang magjowa dahil sa bagyong Rolly? Si Michelle na pilit na pinapahalagahan at pinangangalagaan ang kanyang pagkabirhen dahil ang gusto ay kasal muna, o si Rolly na ang gusto ay mapasok agad ang malaki at matabang kuweba ni Michelle? Kita-kit sa susunod, mga karudlang. Romance ko. Bye-bye. See you on Part 2.